Every time sumisibol yung alon dito sa amin, parang yung feeling na mahal ka ng Diyos. Kasi pinaparamdam sa iyo na may life na ganito. Kasi yung life ngayon is more in technology na. What if kung pansinin mo yung nature, may dagat, may bukid, pansinin mo yung nasa paligid mo. Sa akin yung ocean talaga yung nagbibigay heal sa lahat ng problems ko. Kasi pag nasa ibabaw ako ng alon, tapos pinapaglaruan ko siya. Tapos, parang nafe-feel ko siyang, nawawala yung mga problems ko. Hindi ko naiisip na malaking utang ko, ganyan. Wala. Para kang blanco na. Wala pa tong project na to, and before Yolanda, wala tong mga tanim, walang ilaw, walang road. So, kinakatakutan to na area. And before, there's mining and there's illegal fishing. And the community admit that. So, we build the project, nag-construct kami, and then through time, is pinapaintindi sa namin sa kanila that to make the project sustainable, you have to protect your environment. And kung kaya natin, pagandahin pa natin to. Tumulong kami dito sa paggawa nito ng mga structure. Tumulong nang wala pong sahod. Umabot po ng 6 na buwan, voluntaryo po kami. Ganun po kami kariguloso na magkaroon ng ganitong livelihood dito sa Sabang Daguitan. Noon, ang pinakamarami dito sa Daguitan River, kasi maliban sa mga bahay-bahay na tabi ng ilog, mayroon din yung mga dumadaan dyan, mga dumadaan ng mga sasakyan, nagtatapon yan. Nakakahiya dito sa surf camp namin, iba't ibang mga bisita ang nagpupunta dito. Nakakahiya na pag yung may naaano dyan ng mga sako-sakong pampers na inaano naman nginangat-ngat ng aso, nagkakalat yan dyan. Actually, yung pinaka number one na problema para sa akin, it's a big, big problem for me. Kaya ako, isa akong taga-dagat. Itong mga nakalutang na to, na basura, dumi talaga siya na napakalaking dumi, kahit 2 plastic bottle lang yan na hindi siya nababagay sa dagat. Napakadaming whales na namamatay dahil sa basura, sea turtles, di ba, ng mga isda na may mga plastic na pala yung laman loob nila, ganyan, then kakainin natin. Tayo rin ang binibigyan ng parusa. Kasi tayo mga tao yung gumagawa ng kasalanan natin. Tayo ang nagtatako ng basura. So, babalik din sa atin. Yung nila na talaga, basura ang pumatay sa tao. May nakausap din kami din sa tanaw. Yung tatay nila, nakita nila may pumasok ng basura sa atin. Nung tinanggal nila ang dami, yung plastic. Sana kung walang basura, buhay pa sana yung tatay. Yung typhoon Yolanda, siya yung nagbigay linaw sa tanong ko kung ano ako, kung ano ang dapat kong gawin dito sa mundong iba habang buhay pa. Nung Yolanda, gusto ko lang gawin na mag-beach clean up lang sa Tanawan, along shoreline sa Tanawan. Tapos, lumaki siya nung matapos yung beach clean up namin. Naisip ko, what if kung ipatuloy na namin ito? Every year na natin itong gawin. Siguro, matuturuan natin yung mga tao. Sa panahon ngayon, magsimula na lang siguro tayo sa school, sa mga bata, sa mga anak natin. Turuan natin sila, kasi sila yung magiging sunod sa atin. So pag man-knowledge na nila, nasa isip na nila yung
basura, kung paano nila gawin, yung pag-aware ng basura, yung pagbawas ng basura, saan ko ito itatapon, ganyan. Kung sa bata natin, ituro yan, magiging maganda yung future na ikakalalabsan ng education about sa basura. With this project kasi, it taught me a lot eh, na you just don't experience nature, you have to give back.